Kevin Kiambao at Mason Imus mga bro inihahanda ni Coach Tim at FIBA unfair sa schedule ng Gilas. So isang tulog na lang mga bro, siguradong mapupuyat na naman tayo para suportahan ang ating national team na Gilas Pilipinas. Pero tila naging unfair nga itong FIBA. Una nga ay ayaw talagang payagan si Jordan Clarkson maglaro bilang local player, unlike sa ibang bansa na pinayagan ng FIBA basagin ang kanilang rules. Ngayon din mga bro ay mas mahirap pa ang pagdadaanan ng Gilas Pilipinas dahil kakalabanin nga nila ang Latvia sa July 3, 12 a.m. Philippine Time. Sa parehong araw kakalabanin din nila ang Georgia ng 8 p.m. Philippine Time. Kung susumain natin mga bro, nasa 20 hours lang talaga ang magiging pahinga ng Gilas Pilipinas. Kung titingnan naman natin ang schedule ng ibang laban, may pagitan nga ito ng 24 hours. Kaya marami talagang nagsasabi na naging unfair daw talaga ang FIBA sa ating bansa. Pero ganoon naman talaga mga bro, roles nila yan at kailangan nating sundin. Dito talaga masusubukan ang tatag ng ating national team kung kaya na ba nilang pumalag sa mga top European team. Tiwala naman itong si Coach Tim ko na kakayanin ng Gilas Pilipinas ang laban. Kapag na-upset talaga natin ang kahit isa lang sa Latvia at Georgia mga bro, siguradong pag-uusapan talaga sa buong mundo ang Gilas Pilipinas at re-respetuhin na tayo sa Europe. Sana lang ma-fix ng Gilas ang kanilang mga error sa tune-up game at maka-execute sila ng maganda sa kanilang mga play kahit walang legit point guard. Sa kabilang banda naman mga bro, Kevin Kiambao at Mason Imus inihahanda na ni Coach Tim Cohn. Sa huling tune-up game nga ng Gilas Pilipinas mga bro bago sasabak sa mabigat na laban, hindi naman masama ang kanilang pinakitang performance. Sumabay nga sila sa European style ng Poland mga bro at kamuntikan pa ma-upset. Kahit talo, maganda pa rin naman ang pinakita nila. Pero kahit maganda ang kanilang pinakita mga bro, kapansin-pansin nga na hindi ginamit ni Coach Tim Cohn ang dalawang shooter ng Gilas Pilipinas na si Mason Imus at Kevin Kiambao. Well, isa nga sa mga posibleng dahilan dyan mga bro kaya binangko itong si Kevin Kiambao ay hindi pa nga nito masyadong gamay ang sistema ni Coach Tim Cohn. Nagkakagulo nga ang kanilang triangle offense kapag hindi gumagalaw lahat ng player. May shooting itong si KQ kaya hinahanap talaga ito ng mga Gilas fans. Pero may ibang plano nga si Coach Tim Cohn sa kanya. Si Mason Imus naman mga bro ganun din. Hindi pa masyadong gamay ang sistema ni Coach Tim Cohn at hindi masyadong gumagalaw. Alam naman natin na shooter ito beyond the arc. Kaya lagi lang itong nag-aabang sa mga kick-out pass. Hindi rin daw ito masyadong makafocus dahil sa daming iniisip. Lalo na ngayon na pumutok ang balitang lilipat na ito sa kanilang rival na DLSU. Umani nga ito ng hindi magandang reaksyon sa ibang player ng Ateneo tulad ni SJ Bilangel. Kaya ngayong FIBA o QT asahan natin na bababangko talaga itong si Mason Imus. Maliban na lang kung ma-impress si Coach Tim Cohn sa kanya sa kanilang practice. Kayo mga bro, ano masasabi niyo tungkol dito?